Good morning mga ka-mushroommate. Welcome po dito sa amin, sa SPON or San Pedro Agri-Worker Network. Isa citywide organization ng San Pedro Laguna. Yun po ay kaakibat po namin dito at tumutulong po sa amin yung City Agriculture of San Pedro. So welcome po, ngayong umaga, papawis po tayo, lakas ng init, ganda. Ngayon, naghahalo po tayo dito. Ang inahalo po namin is a 30 sacks na kuso, target of 2,000 protein bags. So medyo papawis talaga to. Ngayon, ito po ay pangatlong halo na kung mapapansin po, ipi-play po namin mamaya yung way of composting. Ang init po niyan. Kung mapapansin nyo, makikita nyo talaga, umuusok talaga yan. So, ito po, papawis po tayo. Let's go! Kaya makikita nyo, umuusok. So dito pa lang, sa pagkukompose pa lang, is a good indication na nagkukompose siya kasi nakikita nyo, naluluto siya eh. Sariwang kahoy po yan, pero ito ngayon ang mukha niya. So isang konting kimbot na lang, pwede na tayo magbaging dyan. So yan po. Ano pong kahalagahan ng composting sa substrate? Ang halaga kasi ng composting sa mushroom kasi, pag sinasabing kabuti, bulok talagang tinutubuan yan o kinakain yan. Kaya kailangan natin magbulok ng kahoy. Ito kasi kaya kahoy, actually ang dami naman pwedeng gamitin substrate. Substrate po tawag dito. Pwede kang gumamit ng mga bulok na dahon, dahon ng saging, kung ano-ano pa. Kaya ito yung sodas ginamit natin kasi ito yung pinaka commercialized substrate at saka ito po yung mahaba yung yield ng protein bag natin. Yung fermentation niya, ilang days? Sumusunod po talaga tayo sa basic o kaya sa standard. 21 days po siya. So every 5 days naghahalo po tayo dito para ma-prevent natin yung pamumuo ng substrate natin. Same time, malilis yung amoy. Ano-ano po ang mga ingredients ng substrate na hinahalo nyo ngayon? As a basic mixture, susunod po tayo dun sa 78-21-1. Ang 78 po yun is dried sawdust. Ang 20 po is yung 20 kilos of drac or rice bran. And 1 kilo na lime and 1 kilo na sugar or molasses. Yan po yung basic mixture. Kailangan pa yan lagyan ng tubig? Yes, sa tubig po. Wala tayong pag-uusapan kung ano moisture content from the start na mag-mix ka pa lang sa unang mixture . Doon ka na lang kumuha ng proper bagging mixture niya upon bagging na, sa pagbabagging na. Doon ka kumuha ng 45 to 50% mixture content, moisture content. Okay. So after po ng fermentation niya ng 21 days, ano pong next step? After fermentation 21 days, patiningin muna natin 'yan. Ang ibig sabihin doon stay aside lang. Palamigin natin kasi mainit siya eh. Hindi pwede ibabag na mainit siya. Magmo-moist yung bag natin. At sa same time, namumuo pa doon sa bag natin yung amonya niya. Na may amoy pa yon. So, kahit anong luto natin, parehas pa rin yung amoy. So, stay aside muna doon. Siguro kahit mga 24 hours lang, basta manipis lang. Pag malamig na, saka na natin ibabaging. Okay.